hanggang ngayon ba hindi ka pa rin makapag-register ng SIM card mo sa Smart, Globe, kasi nga merong requirements na dapat 2MB lang or 5MB yung file size ng picture ng inyong valid ID. So ngayon guys, may tuturo ako sa inyong paraan para ma-solve yan at makapag-register na kayo ng SIM card nyo. So una natin gagawin guys, kailangan natin pumunta sa Play Store. So hanapin natin yung Play Store sa ating cellphone. Once na makita na natin, click lang natin yan. Then once na maklik mo na yung Play Store, pumunta naman tayo sa search bar or search engine sa taas. So ito yon, click lang natin. Then i-type natin dito yung pangalan ng application na gagamitin natin. So ilagay natin dito yung Photo Compressor and Resizer. Yan guys yung ilalagay natin, uulitin ko, Photo Compressor and Resizer. Once na malagay nyo na, search nyo lang. Para ma-search yan, tap lang natin itong magnifying lens sa baba. Click natin. Automatic lalabas yan sa pinakaunang result. So ito siya, click lang natin. Ito yung hahanapin natin sa Google Play Store. Photo Compressor and Resizer. Yung creator nito guys ay Packet App Maker. Kung makikita nyo, meron na siyang 1 million plus download. So napakarami na talaga yung nagda-download sa kanya. At kung makikita nyo yung ratings niya, meron na siyang 4.9 ratings and stars. Ibig sabihin lang talaga, legit na legit yung application kasi marami nag-rate sa kanya. Kung makita nyo guys yung mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang yun guys na talagang satisfied yung mga nagda-download itong application na Photo Compressor and Resizer. So una natin gagawin, kailangan natin i-download at install itong application. Once na ma-download nyo na at ma-install, open nyo lang. So click open. Sa unang bukas ng application, ito yung makikita nyo. Nakalagay dyan yung Photo Compressor, Your Best Photo Assistant. Then sa baba, nakalagay yung Start button. So click lang natin itong Start. Once na maklik mo yung Start button, automatic lalabas yan. So i-allow mo lang yan, click Allow. Then pag in-allow mo na siya, dito ka mapupunta sa dashboard ng application. So meron ditong tatlong category. Yung Compress Photos, Resize Photos, and Crop Photo. Ngayon guys, yung gagamitin lang natin dito is yung Compress Photos. Kasi nga sabi dito, Compress Photos in Batches, Reduce Photo File Size. Ngayon guys, dahil dito, babawasan niya yung file size ng ating pinicturan na valid ID. Pero hindi mababawasan yung quality. Kung malinaw yung pagkakapicture mo, malinaw pa rin yung kalalabasan. Kahit na binabaan yung file size. So click lang natin itong Compress Photos. Click natin. Then hanapin natin dito yung pinicturan natin na valid ID natin. So kunyari ito yung pinicturan yung valid ID, click nyo lang. Then pag naklik mo na, click mo lang itong next button. Ngayon ang gagawin natin, bababaan natin yung 4.18 MB into KB or kilobytes para tanggapin siya sa pag-upload nyo dun sa pag-register yung SIM card. So una natin gagawin, click mo lang itong compress to the specified size. Click natin yan. Then dito nyo makikita yung magiging value ng file size once na kinompress natin. So yung 4.18 MB is magiging 500 kilobytes. Take note guys ha, mas mababa yung kilobytes kaysa megabytes. Once na maging kilobytes yan, automatic pasok na yan once na mag-upload tayo ng picture ng valid ID natin sa pag-register ng SIM card. So halimbawa, napili mo na dito yung auto, recommend, or compress to the specified size at nalagay mo na yung size na gusto mo. Ang gagawin mo lang, click mo lang itong compress. Click natin. Automatic magpa-process yan at pagtapos na, yung dating 4.18 MB na file size ng pinicture natin na valid ID natin is ngayon 145 KB na lang. So napakababa guys kasi nga na-convert na siya into smaller size or smaller file size. And once na mababa na yung file size, automatic makakapag-upload na tayo ng picture ng valid ID natin para makapag-register yung SIM card. Ngayon guys, para makita yon, back lang natin, pumunta tayo sa ating gallery. Ngayon guys, andito na tayo sa gallery. So ipapakita ko muna sa inyo yung original na file size ng pinicture natin. So ito yon, click lang natin. Then para makita yan, click mo lang itong more dito, yung more sa may baba or sa iba details. Kung ano yung makita nyo, more or details, same lang yan. So click natin. Then lalabas dito yung details. Click details. Kung mapapansin nyo guys, yung file size dito is 4.2 MB. Ngayon, yung kinompress natin is makikita natin yan sa gallery pa rin. So back natin. Then pag andito na tayo sa pinaka main ng gallery, scroll down lang natin at hanapin natin yung folder na Photo Compressor. So ito siya, magkakaroon siya ng folder na Photo Compressor. Click lang natin. So ito na yun guys, yung kinompress natin kanina. So click natin. Then click ulit natin itong more or details. Click details. Then makikita nyo guys, yung file size niya is 145.0 KB na lang. So ibig sabihin guys, ma-upload na natin to dun sa pag-register ng SIM card. So make sure lang guys na sundan nyo step by step yung sinabi ko para makapag-register kayo ng inyong mga SIM cards at makapag-upload kayo ng mga picture ng valid ID nyo. Sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again na Mindtech PH, thank you and God bless all.